Sa tanong na, sino ang kilala mong bayanin ng Pilipinas, hindi mawawala ang sagot na Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. Andres Bonifacio. Si Aguinaldo. Si Bonifacio. Andres Bonifacio. Apolinario Mabini. Bonifacio. Andres Bonifacio po siya Jose Rizal. Apolinario Mabini. Ngunit maliban sa mga nabanggit, kilala mo rin ba si Si Ignacio ay kasama ni hindi ko na ano na story na I'm not familiar po. Subalit, sino nga ba talaga si General Jose Ignacio Pawak? Ipinanganak si Liu Hengpo, mas nakilala bilang Jose Ignacio Pawak, noong 29 ng Abril, 1872 sa Launa, lalawigin ng Fujian sa China. Noong 1890, siya'y sumama sa kanyang tiyuhin upang makipagsapalaran sa Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang isang baguhang panday sa kalye ng Haboneros sa bayan ng Binondo. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Pantaleon Garcia, nakilala niya si General Emilio Aguinaldo at iba pang leader ng revolusyon. Nagsimula siyang dumalo sa mga pagtitipon sa Cavite kung saan masigit niyang nakilala si Aguinaldo. Bukod sa pagiging malapit kay Aguinaldo, ang karunungan at karanasan din niya sa pagpapanday ang nagsilbing daan upang siya ay mapabilang sa himagsikan noong 1896. Siya ang naatasang magsaayos ng mga lantakas o kanyon at mga armas na ginamit sa pakikipaglaban. Nakumbinsi rin niya si Aguinaldo na magpatayo ng isang pagawaan ng mga sandata sa Imus, Cavite upang bigyang solusyon ang kakulangan sa mga kagamitang pakikidigma ng mga katipunero. Nagsimula na ang mga pag-aalsa. Ilan sa mga digmaan na kanyang napagtagumpayan ang Labanan sa Binakayan, Imus, Zapote Bridge, Perez de Mariñas, at 3 de Abril. Dahil sa mga naipanalo niyang digmaan, tumaas ang kanyang ranggo mula kapitan patungong teniente general. Hanggang noong 26 ng Setyembre, 1898, natanggap niya ang titulong Guia de Brigada, pinakamataas na ranggo na kanyang nakamit. Natapos ang himagsikan laban sa mga Espanyol, nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong 12 ng Hunyo, 1898 sa Kawit, Cavite sa pamamuno ni Aguinaldo. Kasabay ng pagwagayway ng bandila ng Pilipinas ang paggupit niya sa kanyang tirintas. Ang tirintas para sa mga Chino ay simbolo ng kahihiyan at pagsupil. Nangangahulugan din ito ng hindi pagiging malaya dahil na rin sa pananakop sa kanila noong dinastiyang King. Isa rin si Pawa sa 52 taong lumagda sa konstitusyon ng Biyak na Bato noong 1897. Siya rin ang nag-iisang Chino na pumirma sa konstitusyon ng Malolos noong 1899 at patuloy na sumuporta sa walang tigil ng pakikipaglaban para sa kasalanan noong kasagsagan ng pakikipagdigmaan laban sa mga Amerikano. Noong 12 ng Enero sa Legazpi, lalawigan ng Albay, si Pawa, kasama si Vito Bellarmino, ay nagtayo ng matibay na panlaban sa 47th Infantry Regiment ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. 50 sa mga Pilipinong kasama nila nakipagdigma ang nasugatan at namatay na naging dahilan upang umatras sila sa laban. Noong Marso 27, napilitan si Pawa na sumuko sa kampo nila Colonel Walter Ho, Commanding Officer ng 47th U.S. Infantry Division. Nakulong si Pawa sa Fort Santiago, ngunit pinakawalan din noong 2 ng Hunyo. Mm-hmm.
Matapos sa mga pangyayaring ito, siya ay nagretiro at mas pinili na lamang na manatili sa Manito, Albay, kung saan siya ay nahalal bilang isang alkalde. Sa Albay din niya nakilala si Carolina Duran Imperial. Pinakasalan niya ito at nagkaroon sila ng isang anak na babae na nagngangalang Josefa. Ngunit sa kasamaang palad, si General Jose Ignacio Paua ay namatay noong Mayo 24, 1926 sa Maynila dahil sa sakit na cancer.